Kumustahin natin ang progress ng ating bumabangon racer mula sa Binangonan Rizal at alamin natin ang pagbabago sa kanyang babuyan kasama ang Team Bangon. Good morning mga kapigrolak, andito po ang Team Bangon sa Halhala Rizal. Kasama po natin si Sir Kenneth, si Sir Pau, and si Sir Mark. And andito po tayo ngayon sa farm ni Sir Arlan and ni Kaige. Ayan. So panibagong inspirasyon na naman ang dulot sa atin itong bumabangon farmer. Nakakausapin po natin ngayon, kaya kausapin na po natin sila. Sir Arlan, Kaige, last year lang, no? November 2021, nung nag-umpisa tayong muli. Pwede ba nating balikan kung ano yung nangyari sa atin nung tumama yung ASF? Una, nanamlay yung aming baboy. Tapos, binomba yung aming spray. Hindi na rin umepekto yung pagkaka-spray namin. Nadamay pati yung mga inahin at kapatiner. Ano naman ang pakiramdam natin, Sir Arlan, nung tumama na? Siyempre, napakakakuan. Siyempre, isipin mo yung mabigat ang kapital. Sabihin ko yung lugi. Naisip ko kagad, lugi kagad naisip. Ilan po ba, sir, yung natamaan ng sakit nung tumama ito sa farm natin? 32 patiner. Medyo malaki-laki. Oo, malaki talaga. Pero ngayon naman, sir, meron na tayong alaga, tama po? Oo, meron na. Ngayon, sir, ilan naman po yung... Sa ngayon, may dalawang inahin, saka 13 patiner. Tapos manganak pa yung isa. Mga tuloy-tuloy sana. Tuloy-tuloy na po ang ating pagbangon po. So sir, yan, nabalitaan po namin na nahinto kayo ng isang taon sa pag-aalaga. Doon po sa panahon na yun, sir, ano po yung mga proseso na ginawa nyo sa paglilinis po ng inyong babuyan? Kapag wala pa kasi nilaman yan noon, lagi namin ini-scuba yung pader para matanggal yung virus. Tapos nung kwan, aking iniinita ng apoy yung damit, lalagay ng krudo, tapos dadarangin yung pader. Tapos bago siya lagyan uli, kay ano ko, disinfect naman para sa karawas ng ginamit. Aha. Para may pressure siya. Saka napansin po namin, sir, meron na po kayo net dito sa farm. Maganda po yan, additional para sa ating biosecurity. Para kasi hindi pasukoy ng mga ibon tsaka ng mga manok. Sir, sa pagdating naman po ng pag-aalaga ninyo, paano nyo po napapanatiling malaman tsaka malusog yung inyong mga alaga? Sa ganda ng pagkain kasi eh. Tsaka magandang klase ng baboy. Tapos tuturo ako ng vitamins. Pagkakuha, tatawagan namin yung technician. Siyang magkukuha kasi kung ano ang ibibigay namin mga kailangan. Looking back po, Sir Arlan Kaige, ano po ba yung mga natutunan natin nung dumaan nga po yung pagsubok na tinamaan ng ASF yung ating babuyan? Ay, ngayon talaga nag-iingat na kami. Hindi na kami nagpapapasok ng mga tao. Meron pa po kayong iba pang mga natutunan na gustong ibahagi sa ating mga mag-aalaga pa ng baboy? Ang masasabi ko nga sa kanila, basta mag-alaga ng mag-alaga. Magpakain tayo ng mas maganda. Ang pigrulak, ayun ang maganda talaga. Sa mga tumigil sa pag-aalaga ng baboy, mag-alaga uli kayo. Mas magandang mag-alaga ng baboy, kumikita rin naman kahit paano. Lalo na magpapakain nyo, Pigrolac Premium. Mas maganda. Quality ang baboy, malaman at malusog. At nahihingian namin ng tulong yung technician. Siya nagtuturo sa amin kung ano dapat gawin. Katulad ni Sir Arlan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsunod ng mga tips na galing sa Pigrolac at Team Bangon. Magtiwala po kayo sa Pigrolac dahil nandirito lang po kami para alalayan kayo. Magkita-kita tayo sa susunod na Sabado para sa sama-sama nating pagbangon.